Mayakaw man ang kanyang pinakaiingatan na binhi, ngunit ito pala ang magiging daan upang maisalba ang muntikan ng mamatay na nayon. Kaya ating alamin ang naging buhay niya sa disyerto ng Agelta. Pero bago ang lahat mga kamarbs, kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa bagong upload natin. Let's make the whole world green and lively. Bago pa man tuluyang bumagsak ang kaharian ng Minuan, napag-isipan na ni Belric na gumawa ng isang malaki at magandang oasis. Para sa gayon, mailigtas niya ang mga nalabipang mga tao sa kaharian. Ito'y nangyari maraming taon na ang nakalipas. Sa mga kapanahuna ni Belric, halos nilamon na siya ng kawalang pag-asa at kalungkutan sa sarili. Dahil na rin ito sa mga nangyari sa kanyang buhay at sa kaharian ng Minuan. Sa likod ng mga kalungkutang ito, isang nakakamanghang pangyayari ang nagbigay sa kanya ng kagalakan. Isang nakakabighaning bulaklak ang bigla na lang bumukad na siyang ikinatuwa nito. May buhay pa, giit ni Belric. Kaya simula sa mga araw na yon, napagpasyahan niya na gumawa ng isang magandang oasis. Habang ginagawa niya ang oasis, sa hindi sinasadya, nabuhusan ito ng maraming kapangyarihan ng isang bulaklak na halos nagbigay nito ng matinding enerhiya, kasabay rin ang isang binhi. Dahil sa nangyari, isang nakapagtatakang kaganapan na hindi paninuman narinig sa buong Land of Dawn, na kung saan ang bulaklak ay nagkaroon ng isang buhay at ito ay tinawag na si Florin. Simula nung araw na nabuhay si Florin, ni minsan ay hindi ito nagtangkang lumabas sa oasis, na para na rin maiwasan ang bagsik na dala ng kapaligiran. Habang siya ay lumalaki sa isang matahimik na buhay, isang bagay lamang ang nagbigay sa kanya ng matinding misteryo. Yun ay kung ano ang laman ng binhi. Araw-araw, palagi niya itong minamasdan. Sa gabi naman, palagi niya rin itong katabi sa pagtulog. Sa tahimik na buhay ni Florin, tanging mga manlalakbay at caravan lamang ang nagagawang bumisita at dumadaan sa munting lugar nito. Kaya't isang araw, isang manlalakbay na lalaki ang naglakas loob na kilalanin si Florin. Habang nag-uusap ang dalawa, ibinahagi ng lalaki ang masayang kaganapan na naririnig niya o nakikita niya sa kanyang paglalakbay. Simula noon, unti-unti nang lumalalim ang pagkakaibigan ng dalawa. Nagagawa ng makapagpahinga ng lalaki sa kahit saang sulok ng oasis. Pinagkatiwalaan rin ni Florin ang lalaki at sinabi nito ang patungkol sa misteryong bumabalot sa binhi. At naghahangad rin si Florin na matulungan siya ng lalaki kung papaano resolbahin ang palaisipang dala ng binhi. Nung una, taos-pusong tinulungan ng lalaki si Florin para malaman nila ang nakatagong misteryo. Ngunit di nagtagal, napansin ni Florin sa mata ng lalaki na di ito makatingin sa kanya ng diretsyo habang sila'y nag-uusap. At isa pa sa ikinagulat niya, sa tuwing babanggitin ni Florin ang patungkol sa binhi, agad-agad itong iniiba ang kanilang pinag-uusapan. Doon nagsimula na siyang mag-alala at manghinala. Isang gabi ang lumipas, dala ng kanyang mahimbing na pagkatulog, di na niya napansin na ang binhi na pinakaiingatan niya ay wala na ito sa kanyang tabi. Pagising niya, hinanap niya sa paligid ng oasis at pinuntahan ang lalaki. Ngunit pagdating niya sa tinutulugan nito, wala na ang lalaki pati ang kanyang kamelyo. Isang katanungan lamang ang bumabalot sa kanya nung mga sandaling yon. Yun ay kung nasa lalaki ba ang binhi na pinakaiingatan niya. Wala nang ibang paraan si Florin kundi ang sundan ng paglalakbay na ginawa ng lalaki. Habang binabaktas niya ang daang nilalakad ng batang lalaki, doon unang nasaksihan niya sa paglalakbay ang masalimuot na kaganapang nagaganap sa labas ng oasis. Di niya maintindihan kung bakit naghihirap at nakakaranas ng ganitong sitwasyon ng mga tao. Nung sandaling yon, tagumpay na natuntun ni Florin ang nayon ng batang lalaki. Habang siya ay naglalakad, nakita nito ang tuyong bukirin, mga tuyong balon, gutom ng mga bata at mga taong desperado ng
naghahanap ng paraan para lamang mabuhay. Patuloy siya sa paglalakad hanggang sa natagpuan niya ang batang lalaki sa isang sulok. Ninanais ng lalaki na ibenta ang binhi kapalit ng pera para lamang may maipakain sa kanyang pamilya, lalo na sa mga kapatid nito. Sa sandaling yon, di inaasahan ng lalaki na matutuyo ang binhi simula nung ito'y mawala sa tabi ni Florine. Ngunit di niya ito pinansin at isa sa mga layunin ng batang lalaki ay maibenta ang binhi sa malaking halaga. Pero bigo ang batang lalaki sa hangad nito na maibenta ang mismong binhi. Bagkus, nung nakita niya si Florine sa kanilang nayon, ay agad niya itong isinauli at handang tanggapin ang kung anumang mga ibabatong mga salita laban sa kanya sa pagtataksil nito sa kanilang pagkakaibigan. Nung mga oras na yon, wala siyang imik ni isang salita ay hindi niya isinisi ang bata dahil nasaksihan niya sa kanyang mga mata ang masalimuot at nakakalungkot na sitwasyon ng buong nayon. Nagkaroon ng matinding kirot sa kanyang puso ang buong pangyayari na gumawa sa kanya na mag-iba ang emosyon nito. Simula noon, walang ibang inisip si Florine kundi ang baguhin ng estado ng pamumuhay ng mga tao sa nayon. Sa isang sandali, dala ng matinding emosyon, isang malakas na kapangyarihan ang nagsimulang mamuo at nagsimula ring kumalat sa kanyang mga kamay ang mas marami pang binhi na gumawa ng mas matinding nakakasilaw na ilaw. Sa ilaw na to, lumabas ang nakakatuwa at buhay na maliit na nilalang na kaya nitong tumawag ng ulan. Matinding pagkamanga ang nakita ng mga tao simula nung nagkaroon ng ulan sa lugar nila. Habang umuulan, nag-isa-isang tumubo ang mga halaman na dati ay hindi nangyayari. Hanggang sa pinalutan na nga ng mga halaman ang dating tuyong nayon. Kahit si Florine ay nagulat at namangha rin, di niya inakalang mula sa binhi ay magkakaroon pala ng nakakamanghang nilalang. Tumatak bigla sa isipan niya na di mangyayari ang mga to kung di siya lumabas sa oasis. Ang hangad niyang mapabago ang sitwasyon ang nagdala ng malaking epekto para mapagana ang kalooban ni Bellary sa pamamagitan ng binhi. Ang maliit na nilalang ay pinangalanan niya itong Dew at nagustuhan rin naman ng nilalang ang pangalan nito. Sa pagkabago ng estado ng lugar, ito ang dahilan kung saan ang mga tao ay nabigyan ulit ng liwanag at pag-asa. Samantalang ang batang lalaki naman ay nanumpa sa kanya na di na nito uulitin ang ginawang mali. Mula noon, halos na puno ng kulay berde ang buong disyerto na nagbigay ng malaking kaginawaan para sa mga taong gutom at nawalan ng pag-asang mabuhay pa.